Ngayon naman po ay kukuha tayo ng dahon ng malunggay. Ito lang po, ilan na pepuno natin dito sa ating kuhanan ng malunggayan. Dahil po pinagpuputol lang, naubos na kapapakain sa ating rabbit. Kukuha tayo ng malunggay na gagawin natin sa ating fermented malunggay. Tayo na. Kuha na tayo. Yeah, mga kabarangay. In advance na po natin yung pagkuha. Pagkakuha po natin, may dumating na tao kanina. Kaya po naputol. Tapos, ayun po yung nakuha natin. Saka ito. Sama natin sila dyan lahat. Sama-samahin natin sila sa lalagyan. Yan po yung ating nakuhang dahon ng malunggay. Kumuha po tayo ng isang sanga. Ayan. Hindi ko na po naipakita kanina at habang kausap ko po yung taong bisita kanina, tinulungan po ako maghimay. Samahan din po natin sa pagrarabit yung dumating. Hindi ko naman po nakuha ng kanina habang hinihimay namin. Kaya yan po. Yan po yung sanga. Puputulin po natin yan. Gagawin naman nating pangatngat. Papangatngat naman po natin sa ating mga alaga rabbit. Para po hindi humaba yung kanilang mga ipin. Yan po. Yan po yung isang mahabang sanga. At yung pinakapuno, itatanim po ulit natin para ulit dumami. Yan po. Saka ito naman po yung mga maliliit na sanga na puputul-putulin din po natin na kukuha po tayo. Ito po. Palagay natin dito. Kukuha po tayo. Ito po yung gagawin natin pangatngat sa mga baby. Sa mga kids nating hindi na ganong kaliitan yan. Ito po mga awat na natin. Putulin po natin ang halos lahating dangkal. Yan po. Itong putulin natin. Yan po. Ganyan lang po gagawin natin sa mga tangkay ng maliliit na yan. Para po mapakinabangan nating mga rabbit. Ganyan po yan. Maya maya po, ipapakita ko rin po sa inyo pagka naputol na po lahat yan. So, ngayon po, ito po ang ating, mayroon meron po tayong timbangan. Ito po ang ating timbangan ay nakaset sa 0. Itimbangin po natin yung ating nakuhang dahong malunggay. Ito. Ilagay natin lahat. Kung marami-rami po tayo nakuha. Ito po, yung gagawin natin dito sa dahon ng malunggay, yung i-peperment po natin, isasama po natin sa ginagawa natin probiotics para po may added na nutrition siya pagka ipinatake na natin sa ating mga alagang hayop. Yung naman pong probiotics na gagawin natin, ay papakita ko rin po ang procedure kung paano ang paggawa noon. Para po sa kaalaman ng mga kapwa natin magrarabit na hindi na sila kailangan bumili o gumastos ng malaki para dun sa paggawa ng probiotics. Kaya ituturo ko na rin po ito, sasabihin na natin probiotics plus malunggay. Papakita ko rin po ng kumpletong detalye na inyo. Yan po, kung mapapansin ninyo, yung nakuha nating dahon ng malunggay ay 900 grams. 900 grams. Kasama po yung tangkay. Kaya po mamaya malalaman natin pagka hinimay na natin kung ilan po yung matitira. Kaya po, tara, himay na natin. Yan po yung malunggay natin. Ngayon po, kukuha tayo ng sanga. Yan. Ito naman po, sa planggana, ilalagay na natin yung ating mahihimay. Yun naman pong ating malunggay,
Ayan po, ang gagawin natin, hihimayin lang po. Hihimayin lang natin ng ganyan. Ayan po. Hanggang sa matira po itong stock na to. Ito po, ito yung mga stock. Ito na po yung mga stock na natitira. Ayan po. Tanggalin lang natin itong stock na ito. Iwalay natin yung mga dahon lang. Ayan po. Yan yung gagamitin natin po sa fermented malunggay natin. Ayan po. Tuloy lang natin. Hanggang sa maubos natin yung almost 1 kilo na malunggay. Ganun nga po mga kabarangay. Kukuha kayo ng stock ng malunggay. At gagawin natin, ihimayin po natin ganyan. Ihiwalay natin siya sa stock. Para po pag pinerment natin siya at dinurog natin, wala siyang stock na makakasama. Yan po. Ito yung matitira. Ganyan. Apo, yung susunod, ganun din. Ganun din po. Yung po procedure nito. Yan po ang first step. Yan po, naano na natin. Medyo marami-rami na po. Nakakakalahati na tayo halos. Ano natin. Ito na lang. Ito na lang po yung ating gagawin. Pagkaano po, update ko na lang po ulit kayo mamaya. Oh, mga kabarangay, oh, meron tayong guest. Ito po ang aking gwapong-gwapong anak ko. Si Limuel. Oh. Yan po, ganyan po yung ginagawa namin sa mga pinagsangahan ng malunggay. Para naman po ipang pan-tune nila o pangat-ngat natin sa kanilang malunggay para hindi po maghabaan yung kanilang mga ngipin. Yan. Ganyan lang po ang ating ginagawa dyan. Bagamat po nahihirapan dahil po mga tigas na, tuloy pa rin siya. Oh. Yung ating pong guest, si Limuel. Siya nga rin po pala yung aking masugid na taga-edit sa ating mga video. Ito ang aking bunsong anak, oh, si Limuel. Ayan po. Makakarami-rami siya. Makakarami-rami na po. Ayan, ganyan po ito lang para saka hindi siya mahirapan yung mga rabbit sa pag-nguya. Kaya medyo may iksi lang. Ayan na mga kabarangay, oh. Natapos na nating himayin yung ating 900 grams na malunggay with stock, with tangkay. Kaya po ang gagawin natin, ito po yung tangkay. Ayan po. Dahil po sobrang dami ng mga dahon, ito ang ating titimbangin. Ayan po. Ito ang ating titimbangin para po iawas natin dun sa timbang kanina. Matatandaan niyo po kanina. Kung matatandaan niyo kanina, 900 grams yung ating naging timbang nung kasama yung dahon. Ngayon naman po ay 1/4. Ibig sabihin, yung 900 grams babawasan na natin ng 250 grams, 650. 650 grams. Yan po yung stock natin. Pero po ito yung dahon ng malunggay natin. Kaya po ito yung 650 grams. Kasi po, kaya ko sinasabi sa inyo dahil gagamitin po natin yan na yung timbang na yan, gagamitin po natin sa kailangan po sa pagpe-ferment yan. Para po maging balanse yung ating gagawing pag-ferment sa dahon ng malunggay. Barangay, oh. Tinakbohan na rin ako nung anak ko matapos na raw niya. Yung hiya po pagka nakaharap sa camera eh. Ito nga po pala yung gunting natin, ah, bangkat. Kasi po talagang panghalaman to. Kaya po ito yung ginagamit natin para po mabilis tayo makaputol yung mga sanga ng mga malunggay. At ngayon naman, itatabi natin itong gunting. At umpisa natin magpamigay
Ito yung ating mga pinutol na sanga ng malunggay. Ang kuha tayo, tayo lang isa, bigyan natin. Bigyan natin isa-isa po. At isusulot na lang natin dito. At pati yung ating may mga anak, bigyan din natin yung inahin. Yan, sulot na lang natin. Ganun din sa iba. Yan, gustong-gusto po nila yan. Diyan natin lahat. Bibigyan po natin lahat. Ito yung ating hybrid na lion head. Yan din natin. Para may libangan sila. Po. Yan, kung makikita nyo, gustong gusto nila yan. Yung tangkay ng malunggay. Magiging malusog nga katawan nila. May iksi pa ang ngipin nila. Di pa haba. Ito yung mga kids, pinagkakaguluhan nila. Yan po. Ito yung ating si Panda. Sarap na sarap siya habang nagsasamantala naman ng pagdede yung kanyang mga anak. Habang busy-busy siya sa pagkain. Sa pagngat-ngat ng kanyang ito naman pong ating dalawang F1 na New Zealand, hinulog na sa tubig. Hinulog na sa tubig yung kanilang tangkay. Yan po. At yung ating pangmalakasang kali. Ito. Todo po ang ngat-ngat niya. Oh. At yung ating New Zealand. Yan po. Gustong gusto po nila yan, basta yung malunggay. Ayan po, kahit dahon. Balik po tayo ulit. May mga natira pa po, ibigay natin rin sa mga ating mga back. Mga po dito sa malalaki na ang ating mga kids. Ayan po, naghihintay sila. Oh. Nagtatayuan sila. O, balik na po tayo sa ating ipeperment na malunggay. Next step po natin. Gagawin po natin next step. Ngayon naman mga kabarangay, kukuha tayo ng isang lalagyan na ganito. Napaglalagyan natin yung hihimayin natin na malunggay para maliliit. Ganyan lang po ginagawa ko dyan. Kukuha ko ng medyo marami. Kukuyumos ko. Ayan, tapos hihiwa-hiwain ko. Gugupit-gupitin ko po ng gunting. Mapapansin po ninyo, lumiliit siya. At kung mayroon po pa pong medyo malalaki, ganun-ganun nyo lang po. Siguraduhin nyo lang po na hindi aabot doon sa lalagyan. Para po... Kasi po, pag sa ganitong procedure, ang gagawin natin, mas madadali po itong mapeperment. Mas madadali ang paggamit natin. Lalo na pati kailangan natin ito ngayon dahil po sa mainit ang panahon, maipa-take agad sa ating mga alagang rabbit. Ganyan lang po. Hanggang sa maubos lang po natin itong mga malunggay na ito. Gugupitin lang ito po ganyan. Ganyan po. At hindi na po natin din papakitan lahat. Kasi po hahaba masyado. Kaya... Ngayon lang po, mag-unglan tayo ng 1 piraso. Tapos po, papakita ko naman po sa inyo yung procedure
yung pinaka last na procedure kung paano ipepermento, kung gaano katagal, at kung saan natin imimix. Kasi lang po, hindi natin po pwedeng ito lang po talaga yung ano natin, kung saan natin imimix. Kaya po mga kabarangay, yun po ang abangan nyo. Kaya po, update na lang po ulit sa pagpeperment nito. Turo ko na lang po ulit maya maya. Oh, mga kabarangay, nagbabalik muli tayo. Kung ano po, ito yung ating in-slice-slice na dahon ng malunggay. Yan po, lalapit natin. Maliliit na piraso na siya ngayon. Medyo umitim na siya dahil nadaanan na ng panghiwa. Yan. Yan po, tamang-tama na po yan sa ating pagpe-ferment. At ngayon naman po, ituturo ko na sa inyo kung paano gagawin natin sa fermentation. Ayan po, yari na yung ating malunggay. Kailangan natin ng kutsara. O kahit ano pong panghalo. Pagkainan natin. Saka ngayon po, iaano ko na nga rin sa inyo kung ano yung isa pa natin kailangan. Nakikita nyo po, meron po tayong galon dito. Ang laman po nito ay yan po, molasses. Isang galon pong molasses yan. Eh, pero may bawas na po. Apo, yung molasses po, yung pang painom sa baka para po tumaba sila. Yan po. Tapos po, sa mga hayop, ito rin po ginagamit. Kahit po anong hayop na ibig natin patabain, yan, ito po ginagamit natin. Ito po yung molasses. Marami po nabibili dito niyan. At kung nagnanais kayong bumili, dito lang po, marami po rito, mura lang. Apo, ito yung gagawin nating pamperment. Yan. Yan po. Yan yung ating 600. Kung tatandaan nyo, kanina sinabi ko, ito yung ating 650 grams. Ano sabi ko, kailangan natin na yung timbang. Ngayon natin kailangan yun. Ito tayo. Ito ulit tayo sa timbangan. Yan. Kukunin natin ngayon yung 650 grams na molasses. Kasi po, ang magiging ratio natin dito sa ating gagawing fermentation, 650 grams na 650 grams na malunggay tapos 650 grams na molasses. 1 is to 1 po. 1 is to 1 po ang ating gagawin. Kaya ngayon, patutuluan na po natin siya hanggang sa kakuha tayo ng 650 grams. Yan po, tumutulo na po. Tutuluan natin siya. Basta makakuha tayo ng 650 grams. Mga kabarangay, nakakuha na tayo ng molasses, 650 grams. Kaya ngayon, ang gagawin na natin, ito na, yung pagpe-ferment na natin. Kukunin natin itong lalagyan ng molasses. Mula dito sa lalagyan ng molasses, yan, kukunin natin yung kutsara. Dito sa kutsara, ito yung molasses. At yung ating malunggay. Ang ngayon naman po, ilalagay ninyo. Yan. Ilalagay ninyo yung unti-unti yung malunggay. Yung in-slice nating dahon ng malunggay. Dito sa molasses. Yan. Yan po. Nakikita nyo. Tapos pagka medyo marami na, halo natin. Para ma-mix natin ng maayos. Doon sa dahon ng malunggay at yung molasses. Marami po siya. Tapos, ano natin, paunti-unti. Hanggang sa maubos po natin yung malunggay at ma-mix natin siya ng maayos. Yan
po. Basta magkano po yan, magmimix yan. Magmimix ng maayos yan. Dahil po 1:1 yan, equal lang sila. Hindi sila, ano, parehas sa parehas lang sila. Kaya magmimix sila ng maayos. Ano natin para medyo mabilis-bilis. Yan, lagay na po natin. Dami-damihan natin ang pagmimix. Ah, ganyan lang po ka-easy yung gagawin natin pag-peperment sa malunggay. Pagtapos naman po nito, pag na-peperment na natin ang natapos natin ito yung paghahalo, peperment natin, sasara natin. Nang peperment natin ng 7 days or 1 week. Para po sa mabilis ang paggamit natin. Napapansin nyo, lumalapot na siya. Lumalaban na siya pag hinahalo. Kanina liquid siya. Ayun, medyo ano na, nailagay natin yung dahon ng malunggay. Tapos, ganun lang natin hanggang sa mailagay natin lahat. Simutin lang natin nung walang masayang. Nakita nyo, may mga berte pa. Ano lang natin, pantay lang natin yung paghahalo. Hanggang sa makot na ng molasses lahat yung dahon. Tuloy nyo lang yung paghahalo hanggang sa mabalot na yung lahat. Ayan po. Halos pantay na, no? Halos pantay na po lahat, oh. Tapos, ilatag nyo lang siya ng maayos para sa fermentation niya. Lang para mabaon siya o malubog siya ron sa mga molasses. Maganda maging fermentation natin. Ganun naman po. Ayun lang. Ganun lang po gagawin natin. Tapos 7 days babalikan natin siya. Yan po mga kabarangay. Every na may gagawin tayong kailangan ng pecha para po hindi natin makalimutan. Ito po 05-16-21, yun po ang araw ng pagkagawa natin. Magiging matured siya 7 days, kaya 16 plus 7 23. Sa May 23 yun po, pwede na po siya nating anuhin, kunin yung katas niya, yung fermentation niya. Kompleto na siya. Magagamit na nating pangsama o kahit direkta nating isama sa tubig para mainom na ng ating mga alaga. Kung may probiotics naman tayo, doon natin isasabay. Para po maging maayos yung kalusugan ng ating mga alagang rabbit. At ngayon po mga kabarangay, nung ginawa natin to is May 16, 2021, kaya po ngayon ay May 23, 2021, kaya po titingnan natin. Yan po, yan na po yung itsura ng ating pinerment na dahon ng malunggay. Yan, kung mapapansin nyo, may liquid siya sa gilid. Yan, yan o. Yan yung ating kukuhanin
lalagyan natin sa isang bote para dito natin siya pahinugin ng husto. Kung hindi pa natin siya gagamitin para maging maayos. Yaano natin siya dyan. Patutuluin natin siya dyan. Tapos, yung mga dahon na malunggay na inyano natin, na ipinerment natin, pipigain natin yan. Gagamit tayo ng katsa para maging para makuha natin yung mga katas. Ganun lang po kadali yung pagpe-ferment natin sa dahon ng malunggay. Meron na tayo ngayong fermented na dahon ng malunggay. Meron na tayong liquid. Yeah, maaari na po nating gamitin yan na painom sa ating mga alaga. Kahit po ano pong alaga natin. Makakaragdag po ng sigla sa katawan nila yan. Yan po yan. Papakita ko rin sa inyo kung paano ang gagawin nating pagsasaman yan sa ating ginawang probiotics. Iniintelan din po nating mahinog yung ating probiotics na ginawa. Abang-abang lang din po kayo at hindi po natin lalagtawan yan bawat isang ginagawa natin. Imimix po natin yan para sa ikalulusog ng ating mga alaga. Oh, ano pa mga kabarangay, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, paki-subscribe na lang po. Paki-like na lang din po. At paki-pindot na lang din po yung notification bell para po maging updated kayo sa ating mga gagawin pang vlog. At para masubaybayan nyo yung ating gagawing probiotics with fermented dahon ng malunggay. Kaya po, kung may comment kayo, comment down below na lang po. At isa-isa po natin sasagutin yan. At shout out na rin po sa mga taong walang sawang sumusubaybay sa ating YouTube channel, sa mga nagtitiwala, at sa patuloy na may nakukuhang aral sa ating ginagawang mga vlog. Ano po mga kabarangay, yun na lang po. Paalam po mga kabarangay.